What's up guys? Nandito tayo ngayon sa aming panibagong video. Ngayon, tutuluan ko kayo kung paano kayo mag-grab sa ugat ng bugimbilya. Ngayon guys, ang mga kailangan nating mga gagamitin sa pag-grab ng bugimbilya is nandito. Kailangan natin ng cutter or kung wala man kayong cutter, mag-improvise kayo ng katulad ng ganito. Kasi ito guys, ginawa lang din namin ito sa mga lumang kutsilyo dati. Para sa mas madali ito pag may ganito kayo ng mga tutulis kaysa sa cutter. Pero kung wala, pwede rin naman cutter. Then, grafting tape. Alcohol, pang ano to guys pang sanitize ng mga gagamitin. Then, plastic na panali. Pantali sa mga, pagkatapos na natin silang i-graf, tatalian natin yung, ito, kailangan din natin guys, itong dalawa. Pambalot dun sa ginanap natin. Ito yung pantali. Then guys, gunting. Kung may mga sangaman na kailangan pang putulin or mga maliliit na ugat na sa gabal na. Then, ang tawag dito? Lagari. Lagari na pamputol sa mga malalaking ugat. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung anong gagamitin natin na lupa. Dito guys, kung makikita nyo guys, ang pinaghalo-halo namin dito is garden soil, buhangin, then mga bato na pinagsalandrahan. Yung mga pinagsalandrahan ng mga buhangin, pinaghalo-halo namin sila dito guys. Kasi mas maganda pag ganito ang ginamit natin sa ugat. Kasi guys, pag ito ang ginamit natin sa ugat, mas tataba ang ugat na tinanim natin and yung tubig mas mabilis bababa. Tapos dito guys, dito ipapakita ko sa inyo yung mga gagamitin natin na pantanim. Ito yung mga, dito natin itatanim guys yung mga ugat. Ugat na bugimbilya. Para sa mga maliliit, sa mga maliliit din ang dinapasaw, sa mga lalaki, sa mas malaki. Then ito guys, yung mga ano. Kasi guys, kung makikita nyo guys, yung pasok na to guys, kita nyo, nagtataka kayo bakit maraming butas. Dito kayo guys, mas maganda pag mas marami. Kasi pag nagdilig kayo, mas mabilis bababa yung tubig. Kasi guys, kung mapapansin nyo sa ibang pasok, pag wala ganun butas, yung tubig mabagal bumaba. Pagka ganun kasi guys, minsan may naiiwan pang tubig sa loob. Kaya ang posibilidad nun, baka mabulok yung ugat. Pagka titinim natin sa wala ganun butas. Dito guys, mas maganda kasi nga maraming butas. Mas mabilis lalabas yung tubig. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung anong gagamitin natin sa, na ugat sa pag-grab. Guys, kung nakikita nyo itong mga ugat na bugimbilya na ito guys, itong mga ugat na ito guys, matagal na namin ito na ugat. Mga ugat pa ito na mga malalaki namin bugimbilya dati na pinutulan namin ng ugat kasi di magkasya sa mga paso at kahawa nila. Kaya guys, naisip kasi namin guys na parang sayang yung mga pinutol namin na ugat. Then naisip namin na baka pwede din i-grab ito. Tapos dugtungan ng mga iba't ibang kulay. Guys, nung time na pinutol namin to, hindi namin siya maharap na i-grab. Kasi nga ang daming ginagawa, busy. Then ngayon lang namin siya naharap na gawin. Guys, ito yung mga ugat na to. So, sobrang tagal nga guys, ang dami ng tumubong mga sanga. Kung makikita nyo guys, as in, parang tinanim na talaga sila dito, tapos nagkaugat na din. Lupa na ginamit. Kasi guys, ang lupa pala na ginamit namin dito is bulok na ipa. Ipa na bulok guys ha. Tandaan nyo, ang ginamit namin dito, bulok na ipa. Walang halong lupa. Walang halong lupa to guys. Ngayon guys, papakita ko na sa inyo kung paano mag-grab sa bugimbilya sa ugat. Ngayon guys, ipapakita ko na sa inyo kung paano mag-grab sa ugat ng bugimbilya. Ngayon guys, itong nakikita nyo guys, itong ugat na to, nakaragali na yan guys. Ngayon ang gagawin na lang natin siya dito, linisin natin tong gilid para mas madaling magdugtong. Nagagamit tayo dito ng cutter. Tapos linisin natin tong gilid. Guys, kung nakikita nyo, medyo malinis na yung gilid niya, no? Ngayon, mas madali na natin, may dudugtong ang mga sanga natin dito. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga idudugtong natin sa ugat na bugimbilya. Guys, ang tawag nga pala dito is sayon. Sayon ang mga ang tawag sa idudugtong natin sa ugat. Yung dun sa ugat guys, ang tawag naman sa ugat is dito is rootstock. Rootstock ang tawag dito guys ha.
Tapos ang tawag sa mga idudugtong natin is Sion. Ito nga pala guys, yung mga idudugtong natin. Yellow, violet, red, orange, and pink na may puti. Ngayon guys, ipapakita ko naman sa inyo kung paano to putulin at kung paano to ihati-hatiin pagka mag-grap. Ngayon guys, kung nakikita nyo to, ganito ang tamang linisan nyo muna tong mga sanga. Tanggalan nyo siya ng dahon or patitinik. Ayan, nakikita nyo. Then, putol kayo ng, magbilang muna kayo ng ng kahit tatlo or apat. Ito, 1, 2, 3, 4. Ang tawag kasi dito guys is buds. Kahit mga apat or tatlong buds lang is okay na. Itong panduro tanggalin natin kasi masyado na mababa dito. Hindi mo na pwedeng yun to. Kaya puto natin siya dito. Then magbilang tayo. 1, 2, 3, 4. Pwede siya na dito guys. Ito. Ngayong naganto na natin siya guys, ang gagawin natin dito is papatulusin natin itong nandito sa baba. Kaya kailangan natin siya ng blade eh. Kasi para dito. Ngayon guys, ang gagawin mo naman dito guys is parang yun nyo lang siya. Yung papatalimin nyo, parang hinahasa nyo lang siya dito guys. Dito din pati sa kabila. Guys, ipapakita ko naman sa inyo kung paano naman ang gagawin dito sa ating rootstock. Kung paano natin to gagawin. Ngayon guys, kung naalala nyo ito, diba guys, ito yung pinakita ko sa inyo kanina na gagamitin natin sa pang tusok dito sa may dulo. Pwede rin siyang gamitan ng blade. Pero kasi guys, kung blade kasi ang gagamitin natin sa pagtusok kasi sa ganito, medyo mahihirapan kasi tayo kasi kung alam nyo guys, itong blade, diba, medyo malambot yung ano. Pagka tinusok nyo siyang ganun, gumagalaw kasi. Parang mahirap siyang ilubog pa. Nakakatakot din kasi baka makasugat. Kaya guys, kaya meron kaming ganito. Ito ginawa lang namin to guys na pantusok talaga dito sa may pag-grap talaga guys. At saka, ganito ipapakita ko sa inyo guys kung paano itutusok guys ah. Kung nakikita nyo guys, ganito lang na nyo. Ilubog nyo ganun. Then dapat, pag nilubog nyo siya guys, dapat make sure na mga kahit wala pang 1 inch. Mga 1 inches lang. Mga ganyan. Yung pagkalubog nyo. Yan. Then, the rest sa gilid, ganyan din ang gagawin. Dahil lima yung sayon natin. Limang ganito din ang gagawin natin, guys. Medyo mag-ingat lang tayo sa kamay natin sa baba kasi baka dumaretso in matusok. Ngayon, di ba guys, natapos na natin siya tusukan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang pagtusok naman ng sayon dito sa rootstock. Ito guys, oh. Kung makikita nyo ganyan to guys, dahan-dahan lang sa pagbaon na gano'n. At make sure guys, kung nakikita nyo to guys, itong kulay green na to, kailangan may lubog, may pasok talaga yun siya mismo sa loob ng ganyan. Ayan.
kailangan pasok na pasok siya dun sa may yung binalitan natin guys. Kasi kung hindi, pwedeng dun mag-umpisa yung pagkabulok ng sayon guys eh. Pagka hindi niya siya pinasok na ganun. Kasi dun parang papasok yung mga bacteria na sa ano. Then, ganun lang din yung gagawin natin sa the rest guys. Tusok natin na ganun. Then, sigurado dapat. Ito guys. Ngayon natapos natin siyang itusok. Ngayon guys, ipapakita ko naman sa inyo kung paano natin siya lalagyan ng grafting tape. Ito guys oh. Ipapulupot lang natin siya dito guys kung nakikita nyo. As in, as in paikot lang na ganon. Kahit na panaglagay ko ng ganito guys, kahit yung wag yung batak na batak ha, yung tama lang na makaikot lang siya ganun. Kasi pag masyadong pilit yung pagkaka ano natin, parang pagka nabuhay na tong sayon tapos lumaki, parang napipigilan siya. Ano yung parang nasasakal pag masyado na mahigpit. Then kahit mga ilang ikot lang, lima or kahit ilan, kahit tatlo nga lang or apat, okay na eh. Then putol. Then, tali natin. So guys, ngayon natapos natin siya lagyan ng grafting tape. Lalagyan na natin siya ngayon ng plastic. Kung naalala nyo guys, ito yung pinakita ko sa inyo yung plastic na gagamitin natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na babalutan natin siya, then tatalian ulit. Ito guys, then tatalian na natin siya no plastic kanina. Ito guys, kaya natin siya tinatalian na ganito para ma ano yung hangin sa loob. At saka yung moisture niya guys, yun na rin yung magdidilig sa kanya. Kasi magmo-moisture to sa loob guys eh. Yung moisture nito, ito na, yun na rin yung para magdidilig sa kanya sa loob. Date. Ngayon guys, tapos natin siya ngayon talian. Ngayon guys, kung kayo naman guys, lalagyan niyo siya ngayon dito ng date. Huwag niyo kakalimutan lagyan ng date para alam niyo kung kailan niyo siya gingrap. Tapos guys, para malaman niyo na kung may buhay na ba sa kanya, malalaman niyo yan sa loob ng 10 to 15 days. Or kung minsan kasi guys, meron kasing sayon na halos isang buwan talaga bago mo makita na buhay siya. Kada ano yan guys, pero natural talaga guys, 10 to 15 days makikita niyo na may tumutubo ng mga dahon-dahon sa kanya. Alam niyo na nabuhay siya. Ito ang itsura niya guys pagka ano, tapos niya lang i-grap. Ngayon guys, pagkatapos natin siya ngayon i-ganito, itatanim natin siya ngayon sa paso. Ngayon guys, kung naalala niyo kanina, di ba ito yung ipinaliwanag ko kayo na gagamitin natin. Ngayon guys, itatanim na natin siya kung paano siya itanim. Kuha tayo ng lagayan guys. Ito siguro okay na to para pantanim sa kanya. Ngayon, medyo lagyan lang natin siya na ganito na naman kadali magtanim ng ugat guys.
hindi ko na siya pinatayo ng diretso kasi kung mapapansin nyo naman yung ugat kasi medyo nakatagilid. Kaya pinaganyan ko na lang siya. Ngayon guys, tapos na natin siya. Ngayon itanim sa paso. Kung makikita nyo guys, ito nga niyang itura guys. Oh. Pagkatapos nga pala natin itong itanim guys sa paso, make sure na diligan na natin siya kaagad. Kasi kung mapapansin nyo, kabubunot na natin siya kanina dun sa may ipa. Dapat pagkatapos natin siyang i-graft, i-diligan na natin kaagad para hindi matuyo yung kanyang rootstock at para hindi matay yung sayon. Bye.